So hi guys, ang Epson printer mo ba ay na-encounter mo tong error na to? So, para sa iyo ang video na to. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is i-fix natin ang error na ito. So ang lumalabas sa error is yung end of service life ng printer. So kasi guys, lahat ng Epson printer is merong limit yung pag-print natin, guys. Pag naabot na niya yung limit, kailangan na natin i-reset to. So ang gagamitin natin printer is Epson L120. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-reset. Then, syempre, malaki yung masisave mo dito guys kaysa dadalhin mo sa mga computer shop. Kasi dati kasi ang alam ko, 500 pesos yung pa-reset ng printer. So, ang laki na naman masisave mo, kayang-kaya mo itong gawin. So, sige, gawin na natin. Okay guys, so yung printer natin is bukas. Then, kung mapapansin nyo, nag-blink yung LED indicator, diba? Eh, dito kasi ano, hindi ko mapakita sa inyo yung error kasi na last week na ano ko na siya, na reset ko na. Pero papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ito lang yung kailangan natin na application. So, Epson L120 resetter. So, itong resetter na ito is para sa Epson L120 guys. So, kung ang printer nyo Epson 1300 or example, mga ganon-ganon, meron siyang iba-ibang resetter per unit. So ito, gagamitin natin is for Epson L120. So paano ba siya? Papaganahin. So makikita nyo, ito yung folder. Then, pindutin lang natin to adjustment program. So pindutin natin. So ito yung makikita nyo. So Epson adjustment program. So makikita natin dito yung model ng printer. Then yung port niya, auto selection na yan guys. So, wala na kayong babaguhin dyan kasi yun nga, okay. So, ito lang yung pipindutin natin, particular adjusted mode. So, makikita nyo madami tayong pwedeng gawin dito. So, nandito na yung maintenance, so yung head cleaning, in charge, waste ink, pad counter, shipping setting. So, ang gagalawin lang natin dito guys is waste ink, pad counter. Okay natin ha. So sunod na step is check natin yung main pan counter. Then check natin check the current counter value. So makikita nyo dito kakaunti pa lang kasi kaka-reset ko lang siya last week. So ang maximum point natin, ang maximum point ng printer na Epson L120 na to is 6,207. So pag na-reach na itong limit na to, lumabas ito is 6,207 is hindi ka na makakapag-print, lalabas na yung error na yon. So yun nga, 3% pa lang, 184 point pa lang. So pero reset na rin natin kasi para mapakita ko sa inyo guys. Kasi dyan na hindi ko na video yung last na resetter ko kasi ngayon ko lang naisipan i-video to. So para ma-reset natin, ganito yung gagawin natin. Check ulit natin yung main pad counter tapos initialize, pindutin lang natin. So when the okay button is clicked, counter will be initialized. So okay. Tapos may lalabas, please turn off the printer, turn off ko lang itong printer ko, wait lang.
Okay, tapos kapag napatay na natin yung printer, okay lang natin siya, tapos may lalabas, please reboot the printer. Okay, bubuhayin ko na ulit yung printer guys ah. Okay, nabuhay ko na. At pag na-okay ko na to, so okay, tapos na. Pindutin nyo lang itong pinus, diba? Napakadali lang. Napakadali lang guys, gagana na agad yan. Mawawala na yung error na end of service life. So ayun lang guys, diba? Napakadali lang. Na-reset na agad natin yung printer. So ayun lang guys. Makakapag-print na ulit kayo. So, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, so huwag mo kakalimutan mag-subscribe, hit yung notification bell para palagi kang updated sa mga future videos na. So ngayon nga, napakasaya ko ngayon kasi na-monetize na itong channel natin. So sana tuloy-tuloy na. Maraming salamat po. Sana nakatulong itong video nito sa inyo. Salamat!